Umabot na sa 4 ang bilang ng mga namatay sa walang habas na pamamaril sa Agapan Nueva Ecija kaninang umaga. Naniniwala naman ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na target ng mga suspect sa pamamaril ang kanilang miyembro. Magbabandila si Jasmine Romero. Katabilang ng restaurant kung saan naganap ang pamamaril ng 5 armadong lalaki sa Agapan Nueva Ecija, ang bahay ni Lola Consuelo Manse. Namatay siya kaninang hapon. Dugo yan. Hindi pa lang nalinis ang bahay. Ang nalinis lang dyan yung marami. Dito rin sa noong mga balang tinamaan? Dito lang siya. Saka dito sa may parang balikat yung parang. Hinagpis sa mga kaanak, nagpapagaling sa sakit sa puso at baga ang biktima. Hindi yun ang kinamatay niya, kundi yung baril, yung bala. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, target ng mga sospek si Emeng Pascual, miyembro ng VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Pero hindi siya napuruhan. Ang driver niyang si Rufino Vendivel ang napatay. Patay din ang maritime student na si King Jasper Juvenal na nagkataong kumakain sa restaurant. Namatay din sa ospital ang responding police na si PO2 Jefferson Lim. Malubha pa rin ang isa pang estudyanteng nasugatan. Labis din ang hinagpis ng pamilya ng mga biktima. Ayon sa VACC, posibleng may kinalaman ang krimen sa nakakulong na dating mayor ng Gapan na si Ernesto Natividad. Suportado ng VACC ang kasong murder laban sa mayor noong 2006. Para sa Bandila, Jasmine Romero. Narecover na ng pulisya ang sasakyang ginamit ng mga suspect. Napag-alaman ding kinarnap lang ito matapos i-report sa pulisya ng tunay na may-ari ng sasakyan.